Good morning, bro! Uy, Kirk! Himala ah! Buti naman gising ka na! E, akala ko, ako na naman gigising sa'yo eh! Ang aga-aga pa nga eh! Tapos, tamad na tamad pa talaga ako bumangon! Pero, mabait ang estudyante, alam mo yan. Kaya maaga na ako nag-prepare. Paalala ko lang sa'yo ha, na Lunes ngayon at may math class tayo. Teka nga, nag-aral ka ba para sa recitation natin ngayon? Eh, alam mo naman na like kang bunot ni Sir De Leon. Shit, oo nga pala. Nakalimutan ko. Pero hindi ko siya urungan. Kilala mo ako? Ikaw urungan ng recitation niya? Yakang-yakang ko yun. Well, let's see. Eh, ayan naman lagi siya sabi mo sa akin, pero ano? Like ka pa rin napapahiya. Ay bro, ikaw na lang iniitis sa Google Meet. Baliw! Wala kang tuhanan sa best friend mo. Best friend mo to. Oh, siya. Magbibihis na ako tapos maglalagin pa ako sa Google Meet. Oh, na, dalian mo na! Papagalitan ka pa ni Sir eh. Oh, na. Sige na. Bye-bye. Good morning, class. It's getting late kaya mag-start na tayo ng ating class for today. Parang wala pa si Mr. Montecillo. Here we go. Mr. Montecillo, what a surprise! At nandito ka sa class ko. Good morning, sir. Better be late than sorry, diba, sir? At saka, sir, lakas-lakas ka mo kaya sa akin, sir. Favorite teacher kita, diba? At saka, favorite subject ko rin to, sir. Hey, bro. Huwag ka na magpapansin kay sir. Alam mo, ikaw, para-paraan ka din para hindi Mr. ka... Mr. Morris. Anyway, Mr. Montecillo, di na ako maniniwala sa mga salita mo. Kaya naman, bago pa ako mag-aksaya ng oras sa'yo, simulan na natin tong recitation. What was our topic last time? Oh, Mr. Morris? Our topic last time was about postulates and theories of geometry, and you have discussed the introduction to trigonometry. Very good, David. At ngayon, we will continue our topic about trigonometry. Sino familiar how to calculate alpha, beta, and theta? Kunin mo yung first anyone? Yung pop boy, kunin mo! Yung pop, maagawan tayo ng kalaban, boy! Yung pop! Sino yun? Sino yung nagsasalita? Buyong Mia, boy! Mr. Morris, sa'yo ba yun? Pinapataba eh! Tanggala naman eh! Kanin yun? Yung pataba yung Mia! Si Mr. Montecillo ba yun? I think Mr. Montecillo's microphone is... Service yun na lang po si... No, I don't want to mute his microphone. I want to hear everything. Bro, pasama ko sa mid lane. Then i-ambush natin yung kalaban, bilis. Tama ba si Mr. Montecillo yon? Yes po, sir. My goodness, Mr. Montecillo, anong uri ng kabastusan to? Boy, ay! Kago naman tayo. Turuan mo ako dito. That's it. Pakisabihan ngayon, David. Look at how he disrespects my class. And the audacity to do this. Sige po, sir. I'll tell him right away. Mr. Montecillo? Yes, sir. Ano po yun, sir? What are you doing? Sorry, sir. Answer the question. Sir, ano po ulit yung question, sir? You don't even pay attention to my class. And you try to disrespect me as your teacher. What are the commonly used letters for angles measured? What are these sir, called? Alam ko yan, sir. Huwag kang tumungo, Mr. Montecillo. Tumingin ka lang sa screen. Mr. Montecillo, naglalaro ka ba ng online games during my class? Sumagot ka. Hindi naman ako magagalit. Yes po, sir. Alam mo, Mr. Montecillo, it's better to admit that you don't know the answer than showing off your false confidence in the classroom. I'm sure you're reminded by David that today is our recitation. And I know you didn't even bother to study, and in my class, you're going to play those types of games. I'm sorry, sir. I'm sorry. Palagi ka na lang nagsusorry.
And ito yung pinaka-worst na ginawa mo sa klase ko. Tignan mo to si David. Magandang ehemplo. Nag-aaral mabuti. And he's doing some other activities pero nababalance niya. Ikaw at ikaw din ang babagsak. Sige po, sir. I promise po na hindi na po mauulit. Sorry. Okay, sir. Sige. Papalagpasin ko ito. But promise me na hindi na ito mauulit. Not in my class. But also in others. This will be a lesson for everybody. I know lahat tayo nag-a-adjust pa sa ganitong klase ng pag-aaral. But itong tatandaan ninyo. Education is key to your success. It sounds cliche, but it's true. Education plus experience equals success in life. And lastly, show your appreciation to the efforts of your parents by giving them good grades. Do I make myself clear, class? Yes, po, sir. Yes, po, sir. Yes, po, sir. Okay, so class dismissed. Bro, di mo lang ako tinulungan kay sir? Niya mo lang ako mapahilaya doon ni sir? Po yan? Oh, akala ko ba kaya mo? At tapag-tapang mo kanina may pa, alam ko pa yan sir. Tapos kaso ano, mapapahiya ka rin. Nako. Nako. Hiniyakan mo lang best friend mo mapahiya doon ni sir. Ang hino ko naman sa'yo, boy. Oo, alam ko. Alam mo, mas matalino ka sa akin. Mas masipag ka sa akin. Pero bro, ang sakit na sa tenga eh. Ang sakit na sa tenga na lagi na lang ako pinagkukumpara sa'yo. Diba? Bro, matalino ka naman. Honestly, sa'yo mo ako nakakuha ng inspirasyon eh. Naalala mo ba ng bata tayo? Na ikaw pa nga nagtuturo sa akin, di ba? Idol nga kita nun eh. Kaya kung ako sa'yo, ibalik mo na yung dating ikaw. Yung masipag, yung maalalahanin, tapos yung mapag-alagang best friend. Ay! Osha. Baka sir mo naman pa ako na mas malala dyan eh. Tara na, pasok tayo kay Sir Khiel. Oo na, kasalanan ko na. Basta promise, hindi na maulit yun, promise. Well, ha? Sana. Ay! Good morning, Sir Khiel! Good morning! Start na tayo ng class natin. Nang sa ganun maaga tayo matapos. Kurt, ikaw, kamusta assignment mo? Wait lang, sir. Alam ko may assignment din ako, sir. Wait lang. Hanapin ko sa notebook, sir. Wait lang. Ah, ito, sir. Sir, the story of Romeo and Juliet was written by Shakespeare, which is a well-known writer during the Renaissance period. And sir, he was written Macbeth and the story of Romeo and Juliet. Mr. Montecillo! Okay ka lang? Sir, okay lang po, sir. Bro, ano nangyari sa'yo? Hey, bro! Guys! May alam ko kayo ay contact with his family? Sir, ako po personally, kahit nag-uusap po kami ni Sir, ni Kirk, wala naman po siya nababanggit sa akin eh. Pero may number po ako ng ate niya, kaso po nagtatrabaho po ito sa abroad. Pero send ko po sa inyo. Subukan niyo po akong kontakin, Sir. Sige, tama yan. Thank you for that. Ganito, kontakin mo si Kirk, tapos tatry ko kontakin yung kapatid niya. Bigay mo sa akin yung number niya. And sige class, po, Sir. Tuloy na lang natin itong meeting natin, okay? And then, if any case na meron kayong contact kay Kirk, make sure na tawagin nyo ako, bigyan nyo kami ng information, okay? Sige po, sir. Sige. Wow, may tumatawag. Sino kaya ito? Hello? Magandang araw po. Ito po ba yung kapatid ni Kirk? Yes po. Sino po sila? Ako nga po pala yung professor ni Kirk sa literature. And meron lang po kanina incident during my class.
meron lang pong incident during my class about kay Kirk. Huh? He was really in pain and then suddenly lag out of my class. Gusto ko lang pong itanong kung kamusta po siya. Okay lang po ba siya? Sir, ano po nangyari sa kapatid ko, sir? Bigla kasi siya sumigaw sa sakit kanina. Tatanong ko po sana kung may nangyari po ba kay Kirk. Baka sakali pong may matulong ako. I'm sorry to tell you, sir. Pero I don't have any idea kung ano po nangyayari kay Kirk ngayon. Simula kasi nung nag-abroad ako, hindi niya sinasagot ang tawag ko, ang chats ko. Sobrang nag-aalala na ako sa kanya pero wala akong magawa. Kay David lang po ako nakikibalita at sa mga kasambahay po namin. At wala din sila nababanggit sa akin about Kirk. Kaya hindi ko rin po alam. Ganun po ba? Miss Montecillo, is there a way po ba na pwede ko po mabisit si Kirk? Makamusta lang po ba? Pwede ko po ba mahingi yung address? Si David po. Tama, si David po. Yung best friend po ni Kirk. Alam po ni David kung saan po yung bahay po namin. Pwede niyo po siya matawagan para matulungan ka po niya pumunta sa bahay namin. Please, please sir, call right after na mapuntahan niyo po si Kirk para malaman ko po kung anong kalagayan niya. I'm so worried about him. He's the only family that I have. Sige, sige. Thank you. Thank you for that. Ano bang ginagawa mo, Kirk? You're not answering my calls. You're not answering to my chats. Kapatid mo ako. Bakit mo ko pinaghihilihiman sa nangyayari sa'yo? Diyos ko, huwag niyo pumayaan yung kapatid ko. Sir, hindi po sumasagot si Kirk eh. Okay na David, nakausap ko na yung ate niya. Sabi daw alam yung address. Yes po sir. Gusto niyo po ba samahan kita sir? Sige sige, salamat. Ganito, magsasend ako sa inyo ng location and then magkita tayo doon, okay? As soon as possible. Sige po sir. Ikaw pala nagsasabi sa akin na... Wala na pala yung sakit mo? Hindi ka ba nang nagsasabi sa akin na meron na pala sumasakit sa'yo? Alam mo naman na lagi ako nandito sa tabi mo, di ba? Best friend mo ako, di ba? Ay, na David. Nakausap ko na yung ate niya.